Muling binuhay nga ni Finance Secretary Ralph Recto ang planong pagbebenta ng mga assets ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sinabi nito na ang plano ay para mailipat ito sa bagong business district na siyang magbibigay ng dagdag na kita sa gobyerno. Nakatutok kasi ang kanyang departamento sa one time na malaking kita sa pamamagitan ng privatization bukod pa sa mga administration. Ang nasabing ideya ay hindi na bago dahil noon pang panahon ni dating Finance Secretary Carlos Dominguez ay pumayag na sa proposal na maisa pribado na ang NAIA para makakolekta ng kita na pambayad sa mga utang. Ngunit ayon naman sa video na aking ipapakita, nagmula nga ito sa isang certified DDS na si Noel Landero Sarifa. Sabi ni Recto, pwede daw ibenta ang NAIA sa halagang 6 trillion pesos. Pambayad daw sa utang ng Pilipinas. Madaming pera ang gobyerno, winawalda sa walang katuturan, katulad ng ayuda at mga insertion. Bakit hindi yun ang ipambayad? Dapat ang mga income generating government asset pinapalago, hindi binibenta. At heto naman ang komento ng mga netizens. Very good. Ibabayad ba talaga sa utang kung sakali na mabenta? Nagtatanong lang po. Pag nangyari yan, totoo na naman ang sinabi ni Maharlika na balak i-private. Ngayon lang yan mangyayari sa presidente na BBM. Pag binenta nila yan, grabe na talaga ang korupsyon sa gobyerno ni BBM. Wawa ng mga Pilipino, inisip pambayad sa pagbebenta ng asset, tapos kukurakutin lang ng mga buwaya na politiko. Ang sunod niyan, bansa na, kasi lubog na sa utang. Anong ibabayad? Habang lumilipas, palubog ng palubog. Trust issue with Recto, the father of value-added tax. Pag-isipan niya muna ang pinagsabihan niya, tulad ng ginawa niya na batas na Recto Law, 12% tax. Nasanay na kasi ang politiko na magbenta ng pag-aari ng gobyerno at mga mamamayan, wag lang mabutasan ng budget na mapunta sa bulsa nila. At sa tila nga matutuloy na bentahan ng NAIA ay mayroong reaksyon at komento ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker. Narito ang kanyang pahayag, panoorin natin. Basahin natin mga lods. To address the government's growing debt, Finance Secretary Ralph Recto suggested the possibility of selling the land currently housing the Ninoy Aquino International Airport in Paranaque City. Potential NAIA land sale floated by Recto valued at 6 trillion. Tapos ang pinakamalupit na plot twist nito mga lords, Chinese ang makakabili. Bakit ba lumobo ang utang natin? Kasi nga, 'di ba, may mga unprogrammed at budget na inilalaan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Best example, yung 500 unprogrammed na isiningit nila. Diyos ko, ang laki-laki ng 500 billion. Para ano? Para sa ayuda. Diyos mio. Tapos mapipilitang magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno para ibayad sa utang. Okay lang naman sana mangutang kung nakikita natin, 'di ba, ang progress at 'di ba nakikita natin sa mga mata natin na nag-aalburuto yung mga magagandang proyekto sa Pilipinas. Hindi yung nangungutang para sa ayuda. Sabi niya, tanong mo tatay mo bakit binigay. Diba? Ang dami kong fake news na naririnig. 'Di ba? Na ibinigay daw ni Tatay Digong, si Tatay Digong daw ang rason bakit nawala sa atin yung West Philippine Sea. Sure kayo? Final answer niyo na 'yan? Panoorin natin 'to. Dating kontrolado ito ng Pilipinas. Pero noong 2012, sa ilalim ng Administrasyong Aquino, napunta ang kontrol nito sa China at di na mapasok ng mga Pilipinong mangingisda. Batay sa mga report ng AFP, nag-umpisa ito nang magkaroon ng standoff sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Maritime Surveillance Patrol.
Aarestuhin sana kasi ng Navy ang mga mangingisda ng walong Chinese fishing vessel na napagalamang may nakuhang corals, giant clams at mga buhay na pating. Para hindi mauwi sa barilan sa West Philippine Sea, nagkasundo ang Pilipinas at China na sabay mag-withdraw ng mga barkong pandigma sa Scarborough Shoal. Ang problema, hindi malinaw kung talagang nag-pull out ang China. Dahil ilang araw lang pagkatapos nito, bumalik din doon ang mga barko ng China. Ilang buwan matapos nito, napag-alaman na nakikipag-usap din pala sa Senator Antonio Tigayanes IV sa Beijing, bukod pa sa Philippine Ambassador. Otorisado raw ni Pangulong Aquino ang backdoor diplomacy ni Tigayanes. Whom did you talk to in China? I don't need to report to the Senate President, Mr. President. You have a duty to report what you do as a senator to this chamber. And in fact, you have a duty to notify the office of the Senate President when you leave this country to go abroad. But I and the only time that I have authorized you is one time. I do not know how many times you have been to China. My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for 6 times already. Yes. And that you have met them 15 or 16 times. Yes. For what reason? We do not know. Are you becoming a fifth columnist of the Chinese in this country? The Senate President is not privy to the backroom channel talks, and I'm not obliged in any way to. I think you have a duty to inform the people. I have already informed the people, but not the Senate President. I'm not obliged to report to the Senate President. And all this line of questioning is irrelevant again. And this line of questioning continue, I will have to say that I will refuse to yield anymore the floor. No, I'm asking you a question. You went to China, you asked the ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said do not take notes during our conversation, and you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session, and we're not supposed to divulge what's happening in I will read it on the record, your conversation with Brady, but, and his notes to the Department of Foreign Affairs. It's supposed to be a confidential matter. Yes, but that's not so confidential. Even in the executive meeting, cabinet meeting, in the... Iniimbestigahan na ng Department of Environment, Natural Resources o DENR ang umano'y paghahakot ng lupa ng China sa Zambales na itinatambak sa Scarborough Shoal. Ito ang balita ni Ray Pelayo. I-cut na lang natin mga lords, no? Pero lahat ng yon ay nangyari sa Aquino administration. Kaya ikaw na nag-comment ka at saka sa lahat ng mga fake news peddler. Uy, mahiya naman kayo sa mga balat nyo. Bakit nyo isinisisi kay Tatay Digong? Sa bagay, wala naman talaga kayong maibato na kay Tatay Digong. Actually, diba, sa panahon pa nga ni Tatay Digong, at least nakapangisda na yung mga Pilipino sa West Philippine Sea, diba? Kasi nakipagkasundo siya, agreement siya sa China, si Tatay Digong. Kaya pasin mo, di ba, walang away, walang gulo, kasi alam na ni Tatay Digong, di ba, na dati nang may sigalot dyan sa West Philippine Sea. So, kesa, di ba, kesa awayin niya ang China, ang ginawa na lang niya, nakipagkaibigan na lang siya. Kasi nga, dati na yan na problema. So, kung sinisisi niyo ngayon si former President Duterte, nagkakamali ata kayo. Grabe na talaga ngayong administration. Ano pa kaya ang susunod na ibebenta? Pabor ba kayo na ibenta ang NAIA, pambayad daw sa utang ng Pilipinas? Ayaw talagang magagalaw ang pondo ng mga buwaya sa Kongreso. Ano ang masasabi ninyo? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.